Welcome back to my YouTube channel. Gini agawa mo. And for today's video, mag-unbox tayo ng waterproof camera. Wala kaming malaking gigabyte ng memory card. So, nag-order kami ng 32 gigabyte. So, ito siya. Ito muna yung unbox natin. Ito muna. Ito muna naman. Gunting! Ito yung gunting. Oh, baka masira! Hindi na. Sige na. Uy, bubble wrap! May bubble wrap kay ate. Itong bubble wrap. So, tayo na nga ng gunting. Sunod na natin yung waterproof camera. Giniagawa mo. Excited ka? Excited yan. Ang ganda! Wow! So, may mga ganito-ganito siya. So, mamaya isang i-assemble natin. Nagbili ako 32 GB. Sorry. May kasama siya headset. So, para saan kaya, Eri? So, yun guys. Sa po yung pinaka-case niya. Tatanggalin po natin yung camera. May push po dito. Ganyan lang siya kaliit. So, ganito lang siya kaliit. Giniagawa mo! Ito po yung lagayan ng battery niya sa loob.
Ma, may pumasok. Ah, baliktad. Try natin ng open. Ay, hindi pa. Gawa na hindi siya pwede i-open ng malaking memory card. Lagay mo yung memory card. Bawal siyang i-open. Bawal siyang i-open pag wala pang memory card. Kaya nalagay po muna natin yung memory card. Saan yung memory card? Try muna natin sa cellphone camera. Ayaw maligot. Ayaw matanggal. Open na natin. Press and hold the power button for 3 to 5 seconds. Press hold down. Power button. Yun. Wow! Yeah! So, yan. Open na natin. So yun, na-assemble po natin. Paggamit po siya sa mga kotse o gamitin pang dashcam, dito po natin siya ilalagay. Naman po sa mga bike, sa motor, ito po ang gamitin na i-clip po na, ina-clip po doon sa handle ng motor, parang ganito. I-clip natin doon sa handle ng motor. Tapos yan. Parang kaya. Yan. Pwede na siya sa motor. Sa helmet naman po, ito ang gagamitin. Dito pala lalagay. So wala po pala ito kasamang handle, kaya maganda pag may handle na. Huwag naman po sa maligo, mag-video ka sa ilalim ng dagat, itong gamitin, lalagay lahat sa loob.
sa mga helmet, yan, ganito. Kailangan sa helmet sa loob. So yun. Tapos na handle na lang po dito. Walang handle eh. Try natin i-open. Yan. So yun nga po, naipakita na namin yung pag-assemble ng waterproof camera. So ito ay hindi man siya kamahalan. So hindi siya ganun siguro. Hindi man siya original, so mura lang. So ito pa lang yung kaya ng budget namin. Saka na lang kami bibili ng original talaga kapag may budget na. So ito ay pansimula lang namin kasi ang cellphone namin ay napakadali niyang ma-full. Napakaliit lang no internal storage itong ginagamit ko ng cellphone sa pag-video. At ang hassle para sa amin na mag-vlog kasi hindi namin mabidyohan lahat yung buong pangyayari kasi ang bilis-bilis niyang ma-full. Kaya ito, naisipan namin bumili. Bilis yung malobat. Yun, ang bilis din niya malobat. Kaya nag-try kami nito. So, maganda naman siya so far. Maganda naman. At sana tumagal. So, ito yung nabili namin sa Shopee. Mura lang. At hindi nga pala pakasama doon sa binili namin yung SD card. So, panibagong bayad yun. Iba ulit. Ibang shop namin siya binili. So, 32GB siya. Itong waterproof camera na ito ay hanggang 32GB pwede. So, ang binili namin ay yung 32GB para sulit naman, para madami-dami ang laman. So, kasi si Daddy ay lagi siyang napunta ng dagat. So, nangingisda sila. Kaya, wala siya magamit kapag pupunta siya ng dagat. Kasi maganda itong waterproof camera para makakapag-vlog din kami sa dagat. At ayan nga po, salamat po sa inyong panonood. At ito pong waterproof camera na ito ay isa sa aming mga prayer request na magkaroon. At salamat sa Lord kasi pinagun niyo yung prayer request namin. At oo nga po pala, salamat nga po pala sa mga nasusubscribe ng aking YouTube channel. Salamat din po sa mga nag-review. God bless po sa inyo lahat. Ating video. Salamat po sa inyong panonood. At please subscribe na lang po sa aking YouTube channel. Thank you po and God bless. Bye-bye! Bye-bye.